Hello mga besh! Welcome back sa channel ko. Para sa mga bago at kakarating lang dito sa channel ko, ako si Shelly Vejera Travel. Napavlog ako about my travels here in Spain and abroad. Right now, I'm in Madrid, Spain, working as a language assistant or an English teacher who teaches in public schools in Spain. So anyway, today, wala tayong travel-related vlog. This is like an unboxing video. Yung product na yun, as in matagal ko na siyang hinihiling na mabili for myself. Pero yun nga, dahil nga hindi naman din ganun kadali yung buhay dito at marami tayong gastusin sa buhay at mga bayarin, hindi ko siya agad nabili for myself. For the past few months and even noong summer and last school year, I have been working so hard, and aside from working in the primary school where I'm assigned at, tumatanggap rin ako ng mga private classes. Yun yung inipon ko for me to buy this product. So this is like a reward for myself. I want to document this. Not like show off, just for me to have a good remembrance na ito yung pinaghirapan ko doon sa mga ginawa kong extra jobs. Ako ng Apple product. So, start tayo sa pabalat niya. Wow! Ay, ano? Nakakapanibago ito. Hindi pa ba talaga ako nag-unboxing video. At talagang ganito ang outfit natin, diba? Akaligo ko lang. Simulan natin siya sa napakagandang scotch tape. Kasama yan sa bayad, no? Sabi ko pa dun sa mama, pakisig po ng maayos because when the seal is broken, it's heartbroken. So, ayan, na pong scotch tape. So, feeling ko, ipapaframe ko rin po itong scotch tape. Tada! Ayan po. Pumili ako ng iPhone 13 Pro. So, ito yung 6.1 inches. So, yung mas bet ko. Aside from this box, sa loob ay, syempre, yung resibo. Parang pati itong resibo ay ipapaframe ko. Para maalala ko kung gaano ako nanlumo sa presyo. Gusto kong itago ito kasi may pangalan ko. Sabi nila pala pag sumukumuha ng nasyonalidad or anything legal dito sa Spain, it will be good for you to keep yung mga proof of purchase just to prove na meron kang capacity to spend. Also pay the taxes dito sa Spain. Actually, yun na rin yung reason kung bakit napabili ako ng iPhone kasi ang dami ng problema nung iPhone 6 ko. Like ordinary wear and tear, it's just that hindi na lang talaga siya mamatay-matay. Alam mo yun, parang yung ex mo na hindi mo makalikalimutan. Yun, parang ganun siya. Anyway, hugot! So, paano ba ito bubuksan? A ver, parang nangangain to ng tanga, besh. Hello, mar magbukas? Bubuksan na po natin siya, just like so. Ah, diba? Bubuksan na rin natin itong kabila. Pwede ka na ba? Tara, wala! Char! Ah! Ayan! Diba? Magpagap tayong masayang-masaya na kunwari wala tayong ginastos. So, ayan. Naku, ang gaan naman! Shucks! Para kung mag-iingat ako, parang narito ako maghahawak lang po. Meron siyang pabalat. Binayaran din po yan. Yung papapel ni Mayor. Ayan, malinis na malinis po. Parang buti mo, malinis. Loob ng box, meron siyang cable. Ano siya, USB-C type of cable na siya. Kaya nga napabili tayo na itong adapter. Kasi nga, iba na yung dulo, hindi na siya USB. Talagang mapapabili ka na mapapabili ng accessory sa kanila. Tapos syempre may pa-manual si Mayor na hindi naman natin binabasa. So, bueno, basa-basa din pag may time na. Ay, ayan. Tapos may kasama siyang ano, yung susi, yung parang sa dilata. Ayan, para ba yun? Yung mga sa makeup vloggers yan. Ilalagay mo muna yung SIM card. Or bubuksan mo muna yung phone. Teka, break. Tatanong ko muna. Okay, so we're back, mga kapamilya. Kapamilya. Matapos po ang pag-google, and either way naman pala, no? So, ilalagay na lang muna natin yung SIM card. Kukunin na natin yung susi. Susi ng kapalaran. Yan. Pindot-pindot lang. Pisil-pisil lang, just like so. At ayaw niya. Ay, nako. Ito moment. Lola moment ito. Hindi marunong magkabit. Yan. Ayun na. Si Apple. Welcome. Ay! Hola! Ayun, naka-hola siya.
Hola! Bukata, parang nagpanik ako agad, your SIM is locked. Nakalimutan ko agad yung SIM code ko. Okay, so ano bang gagawin dito? Lilipat din ako ng, I think, ng mga pictures and other data from the other phones, from the Samsung phone. So, para na po tayong ano dito. Para na po tayong tindahan ng cellphone. In-on ko yung Bluetooth from the iPhone 6. Lumabas yung setup new iPhone. I think ito na yan para mag-migrate siya. Ayan! Okay, waiting for another phone. Buti pa itong bagong iPhone ang hihintay. Kasi siya, hindi na niya ako hinintay. Naghadap siya ng iba. Char. Okay. Basa-basa din pag may time, no? Nakakatamad din sa magbasa. Ayan, so nagta-transfer na ng data. Transferring data to iPhone 13 Pro. Naku, nilalamig na ako kasi naka-bathroom lang. So, habang naghihintay ng migration, ay magta-transform po muna tayo into a Sailor Moon. Char. Magbibihis po muna tayo. Ayan, so we're back. So while waiting, bilang nabanggit ko na rin lang yung ako sa private classes. And as mentioned, I was humbly able to buy a new gadget thanks to my private classes and my other online jobs. So as a language assistant, we are allowed to have private classes. Kasi nga, related siya doon sa field or doon sa internship program na we are under. Yung two common ways to provide private classes is by face-to-face and online. So, in most of my private classes, pupunta na lang ako sa bahay ng mga bata. My private classes are in Leganes kasi doon yung school kung saan ako assigned. So, you can do that or pwede maghanap ng private classes na malapit lang sa tinitirhan nyo. Para pag kunwari after ng school, you can go home first and then, you know, you eat your lunch or you do your stuff. And then, pwedeng maglalakad na lang kayo papunta dun sa private classes nyo. As compared to me, in my case, hindi na ako usually umuwi ng bahay. So, dumidiretso na ako dun sa private classes ko after lunch. I prefer to do so kasi para tuloy-tuloy na siya. Kasi like my experience from last year, pag umuwi ako sa bahay, minsan nagsisiesta pa ako, natutulog pa ako, tapos minsan mamadali ako kasi nga late na ako nag-resign from my siesta. And minsan parang tinatamad ako. So para ma-outgrow ko or hindi ko nagawin yon this year, decide ako na kumuha ng mga private classes na malapit lang sa school. So how do you charge your private classes? So usually, it's charged per hour. Some of my private classes in English are one-on-one, but some are like group classes, which is very strategic. Kasi yung pag-charge ko is per hour pa din, per student, pero dinideliver ko yung class ng isang bagsakan lang, ng isang lesson lang because I was lucky enough to find students na magka-age sila or pareho sila ng grade level. So, pareho lang yung topic na aral nila sa English. So, another common question is how will I be able to find a private class? There are many ways to find a student who would like to learn English. Well, with my experience, yung unang-una kong private class from last school year is from a Facebook group. So, ang ginawa ko na, nag-join ako sa mga Facebook groups ng Leganes. You can do that. Pwede kang mag-join sa mga Facebook groups ng town or ng city kung saan ka naka-assign. Another way to find students or to get a private class is by joining tus classes particulares. It's a website that is dedicated for people who are looking for a teacher and teachers also looking for students. So you can also join groups ng mga auxiliares. Kaya lang, ang downside niyan is that pabilisan siya ng pagkuha ng private class. Kailangang ibenta mo talaga yung sarili mo kasi of course, hindi lang naman mga Filipino yung language assistants dito sa Spain. So, meron din mga ibang lahi. Meron din mga under sa different program, not only under the ministry. I think the key to be able to nail or to get a private class is to really sell yourself. It's like a job interview. Prepare yourself like may mga parents na nagre-request ng demo class. You can make that as like parang promotional or parang to build up trust with the parents. If you can speak Spanish, that's a very huge advantage for you. In my case, I really include that whenever I get interviewed by parents. Like in some instances na kunwari, hindi ma-express nung estudyante yung gusto niya sabihin in English,
At least I'll be able to understand it kung kakausapin ako in Spanish ng bata. But of course, you have to reply in English because that's really the key for them to absorb English. Kailangan mo talagang kausapin sila in English. So anyway, ayan, nag-update na po yung ating phone. So nalipat na siya. I think that's it. O yun, na-insert ko lang din naman yung tungkol sa private classes. In case you have questions about it or naku-curious kayo kung paano ako nagbibigay ng private classes at paano ako kumukuha at naghahanap ng private class. Again, thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe and like my channel. See you in my next video. Bye! Hasta luego!